Redux muna tayo. So, ngayon guys, good morning ulit sa inyo. Ayan, sa pagbabalik natin. Ito, nasa ano na po tayo, sa third step na tayo. Ayan, tapos na tayo ng first step. Second step na, at ngayon, third step na tayo. So, ang lahat ng ito guys ay to be continued ni Kuya Val kung paano na kanyang third step natin ay the online franchise business. Ayan. Kung paano mag-online franchise business. So, ang lahat yan guys ay papaliwanag sa atin ni Kuya Val Alanas. So, ayan, panoorin natin yung video na to guys. Continue na tayo guys sa step 3 na tayo, the online pang franchise business. So ngayon ibibigay na natin kay Kuya Val ang lamisa na ito at ang microphone. Ayan, wala lang tayong microphone. Ayan. So Kuya Val, it's your turn again. Ayan. Okay. Sige, so magandang tanghali, umaga at hapon, gabi sa mga nanonood po ng subscribers ng Kuya Jovel TV. Okay, very much. So, ano po yung online franchise business? Bakit nga ba namin ito ang kinuha? No? So, unang-una, very popular reason po rito is because online. Karamihan po sa mga kumpanya, ako nga po, nanggaling po ako sa kumpanya na nag-i-initiate na po na mag-transition from a normal traditional business transaction into an online business transaction. Naririnig niyo na po ito, no, yung mga digital transformation roadmap. Yan. Mm-hmm. Sa mga corporate subscribers ni Kuya Jovel, maiintindihan niyo yan. Thank you pero much. Ako bilang isang empleyado, sabi ko, kung ang mga kumpanya nga ngayon nagta-transition na sa mga from traditional business up to an online online business, dapat tayo mga empleyado makisabay din tayo doon. So sabi ko nga po kanina, no, na nung nakaraang vlog natin na kailangan meron tayong additional basket of income. So ako po at saka yung aking po misis, naghanap po kami ng mga ways to earn na online. At nagkataon po na may lumapit po sa amin na saktong-sakto po yung business na gusto nilang i-offer sa amin. Ah, at okay. Ito nga po yung pagiging online franchisee ng mga businesses na pwede mong pagkakitaan through online. Yan. Okay. So ano po yung mga pinasok namin? Nabanggit ko na po kanina, nabanggit ko na po sa kaninang vlog, ano? Sa una. Step 2. Oo. Apat po yung pinapasok namin type ng business. Una, yung food carting. Sa hapon na po yun, ibibigay sa inyo kung ano yung name nun. Pagka talagang magsiset up na po kami. Siguro, papayagan ako ni Kuya Jovel na ipromote din po yun. Okay. So, hopefully this year din po, ma-launch yun. Tapos yung tatlong online business na pinasok namin. Yung una, yung sa JC Premier, no, na mga health and personal care products. Bakit po namin pinasok 'yon? Tandaan po natin yung pandemic, di ba? Pandemic, marami nagkakasakit. Tapos nagkaroon pa nga ng joke, di ba, na kung maalala niyo po, na palakasan na lang ng immunity 'yan, no, di ba? Palakasan na lang ng immunity, kung gusto mo makasurvive nitong pandemic na to. So, ginamit natin joke yun, pero pagtinigdan po natin, may parang katotohanan dun sa sinabi. No? Opo ba. So, naging in demand yung mga healthcare products. And, syempre, yung mga ganong produkto, hindi mo basta-basta maibibenta ng physical, so, kailangan mo siyang ibenta through online. Hmm. Kaya, pinasok po namin yan. Second po, yung tinatawag natin na food business. Again, sabi natin, ang food ay essential. So, nakakita po kami ng pagkakataon na maging online distributor ng isang branded na kilalang brand name ng mga siomay, siopaw, mga dumplings, yan. Ito po yung sa Siomay King. Ayun. Okay, no? Dumating po kasi nung pandemic,
before pandemic, nagpo-food carting din po sila. Mm-hmm. So, nakikipag-compete sila sa mga food carts ng, alam niyo na, yung mga kilala rin ibang brands, no? Mm-hmm. Pero, kumbaga, nakikipagsabayan, showmaking sa kanila. Pero, anong nagka-pandemic, tumigil yung mga food carting. Mm-hmm. Ang nagkataon ngayon, itong showmaking, madali silang naka-adapt dun sa situation ng pandemic. Ang tawag po natin dyan, agility ng kumpanya, no? From a food carting na physical, nagsiset up ka ng physical food cart, ngayon ang ginawa nila, yung physical na yon nilagay nila sa online. Okay? So, ang nangyari, yung mga gustong umorder ng shomai, punta ka lang doon sa isang link na ibibigay sa iyo at doon ka pwede umorder. At i-deliver yon papunta sa inyo. Okay, okay. So, ganun ang nangyayari doon sa online franchise business ng Shomai team. Okay. Pero ngayon, pagka lumuwag na ulit yung, ano, yung ating alert level, naging matao ulit ang mga mall, okay. Malamang mag-open ulit sila for food carting. Kasi yun yung strength nila. Okay. No? Yung pagkakaroon ng mga food cart business. And then yung lastly, ito talaga, ito yung kumbaga pinakamalaking impact na nag-decide kami na pasukin is yung online delivery service. Mm-hmm. Ano ba tong online delivery service? Yung mga pa-package natin dyan, yung mga gusto natin ipa-deliver from one destination, one place to another. Pwede na natin gawin yon through online, no? So, ano po yung brand na to? Yung Tok Tok. Tok Tok. So, di ba, meron po yung kulay green, may kulay pink, di ba? May kulay orange, ito naman, may kulay black. May black kulay, and yellow, di ba? May color play, may color, may kulay. So, okay. So, yung mga ganun, pinasok din po natin yun. Ano po yung nakita namin dito sa Tok Tok na to? Doon sa mga binanggit ko, Kuya Jopel, no, ang alam ko po, yung Grab, wala silang franchising. Ah, ganun. Oo, so, i-verify po natin yan, no? Pero kahit yung Lalamo, yung mga yan, ano yan, mga international company yan. Hindi siya Filipino-owned. Ito pong Tok Tok application po natin, o yung online delivery service na Tok Tok, mga Pilipino po gumawa nito. Ang may-ari po nito ay mga Pilipino. Mm-hmm. At ang kagandahan po dito, malaki po kasi ang business ng delivery service. Ng Tok Tok? Hindi lang ng Tok Tok, yung kabuuan. Kabuuan. Malaking-malaki yan. Kaya kumbaga, maraming nagsusulpot ang delivery service. Mm, marami. Marami talaga. Pero ano yung kaibahan ng Tok Tok? Sa Tok Tok po kasi, ito, binigyan po ng pagkakataon ng mga ordinaryong Pilipino na magkaroon ng negosyo, makihati doon sa negosyo ng delivery service. Ganun. Oo. So, yung iba, actually, dahil sa pag-aanap namin, Kuya, ng ano, no, ng mapagkakitaan. Opo. May mga, inatina na rin kami mga seminar na isa sa direction nila na tinitignan ay yung pasukin yung delivery service. Mm. Kasi marami o malaki ang kitaan doon sa delivery service. Okay. Ngayon, ang ginagawa din nila, parang gusto nila na makakuha ng market share doon sa delivery service. Kasi right now, yung binanggit kong mga kulay kanina, sila talaga yung namamayagpag. Yung kulay green, yung kulay pink, yan. Yung kulay orange, sila yung talagang namamayagpag. Pero po, kung titignan natin, ang kumikita po doon yung mother company nila na international. Mm-hmm. Dito po sa Tok Tok, ang possible po na talagang kumita ay mga katulad natin ordinaryong gustong makihati doon sa total market share ng delivery service. Ayun. Ano pa po? Ano pa yung kaibahan nito? Ito po, bago lang po kami dito sa business na to, pero nakikita po namin yung potential niya. Kasi marami pong features na pinapasok dito. So, katulad ngayon, meron na siyang, di ba, yung delivery service niya, yung mga pa-package natin. Dati 2 wheels lang, ngayon naging 4 wheels na. Meaning, kahit anong laki ng pa-package mo, kung kailangan mo ng truck,
pwede na rin. Oo, mayroon na rin sila. Oo, mayroon na rin sila. Tapos mayroon tinatawag na pabili service. Ito, Kuya, ano, no? Kuya Joker, ma-share ko lang. No? Sige po. Yung pabili service, yan naman yung gagamit ka ng application, tapos magpapabili ka kung saan department store or military, ano, no? Pharmacy. About ng mga grocery, mga gamot. Okay. Na ayaw mong pumunta doon sa location na yan because you are busy, meron kang kailangan importante gawin, pero kailangan mo rin pumunta doon sa, kailangan mo rin yung mga ipabibili mo, kaya pabili service ang tawag doon. So, meron tayo noon. Tapos, meron na rin silang tinatawag na Tok-Tok Mall o yung online shopping mall. So, ito, nandun siya, no? Pwede mong i-pick up, pwede kang mabili para tong mga yung mga nag 11-11 yung 12-12 yung mga ganyan, yung 3-3 yung mga yan. Ganun din yung functionality nun sa Tok-Tok Mall. Ang kaibahan lang po nito talaga dito, mga usually branded po talaga yung mga produktong tinitinda doon, yung bibilin mo. Kasi manggagaling siya sa mall. Yan. Tapos recently ito, no, papasok na po yung tinatawag namin na Tok-Tok Food. Ito yung parang katulad to nung nakakulay pink, di ba? O yung nakakulay green. Oh, yun. Yan. So, alam niyo na po yan, kilala niyo na yan. Kilala niyo na yan. So, magkakaroon na rin po kami yung aming company, yung Tok-Tok delivery service ng ganung features. So, hopefully mag-push din yon. And lastly, Kuya, yung tinatawag natin na cashless transaction. Ano po ito? Yung Tok-Tok wallet. Cashless. Wala ka nang, kumbaga, yung transactions mo, wala na yung physical na pera. Via online na rin yung palitan o yung fund transfer natin. Ano po yan? Gcash or? Ayan, similar siya doon. Similar. Okay. Alos pareha siya noon ng functionality. Sa ngayon, yung Tok-Tok Wallet, kaka-introduce pa lang po nito sa market, kaka-launch pa lang po nitong February. Bago lang? Oo, okay. Bago lang talaga siya. Kasi gusto niya itong tulungan din. Yung una, syempre parang naging priority muna is yung mga katulad namin mga online franchise distributor or yung mga business owners. Pero syempre, i-expand yan. Para gamitin din ng lahat. Parang katulad ng sinabi mo. Hindi na ako mag-name drop. So, same siya doon. Kasi malaki talaga po ang kitaan din doon sa mga cashless na transaction. So, alam niyo naman po, no, may mga convenience fee charges yan. And tayo, gusto na natin kumita sa mga ganong klaseng transaction via online. Ayun. So, yan po yung business po ng mga pinasok po namin na online franchise business. Bakit po namin ito pinasok? Kasi, unang-una, bilang isang individual, hindi natin kayang mag-setup ng ganong mga application. Opo. Maraming ano yan, maraming pera kailangan mo dyan, million. Ayun. Kailangan ka mag-develop ng software, kailangan mo mag-develop ng team mo para mag-develop nun. And yun, bilang mga individual na simple lang, ordinary, hindi natin kaya yun. So, pero binibigyan tayong pagkakataon na kumita dahil dun sa mga ginawang mga services na yun na nasa online. Okay. So, yun yung aming pinasok na online franchise business. So, may ano po yan siya, mayroon siyang apps, yung link. Pwede natin siya ilagay doon sa ating vlog para at least sa mga gustong mag-franchise sa Tok-Tok, no? Ayan, pipindutin nyo lang po. Ilalagay namin po niya sa comment section yung link ng Tok-Tok company ba yun? Yes. Tok-Tok company. So, yan ang ano ni Kuya Bal. So, napakaganda guys ang idea na ito. At ito, bagong-bago yung Tok-Tok ang sinabi kanina ni Kuya Bal, itong February lang nilunch yung Tok-Tok Wallet. Tok-Tok Wallet. So latest guys, ngayong February pa naman tayo ngayon. So, napakaganda yan. So yun pa, maraming salamat sa inyong panonood guys. So
Ano pa idagdag natin, Kuya Bel, sa step 3 natin? Ayan. Okay, sige. So, okay, pinasok na namin yung business, no? So, paano ba nangyayari doon? Okay, no? So, unang-una, syempre, nag-subscribe kami doon, or nag-sign up kami doon sa mga tawag natin dito na yung mga apps. Yung mentors namin. Okay. So, kumbaga, through referral lang din. Okay. No? So, may nag-offer sa amin nung business, and then nagustuhan namin yung business, kaya nag-sign up kami. Okay, so anong mangyayari pag nag-sign up ka? Siyempre, tuturuan ka about dun sa business, ituturo sa'yo kung ano yung business na yun, ano yung pinasok natin na business. Opo. Then, pangalawa, siyempre, bibigyan ka nila, so, kunwari nag-sign up ka na, no? Nag-sign up ka na dun sa mga businesses na yun. For the online businesses, ang gagawin is, bibigyan ka ng shop link na tinatawag. Shop link. Ito yung shop link. Shop link. Yung link niya. Yung link na yon, as a distributor or online franchise business owner, own mo yon. Mm-hmm. Ito, parang ano to eh, yung mini website mo. So, for example, for us, kami, as a Showmy King online business owner, meron akong shop link na binigay sa akin si Showmy King. Para yun yung ipopromote ko sa mga social media. Mm. Kaya yan, si Kuya Jopel, isa sa mga kinausap ko noon, sabi ko, Kuya Jopel, baka pwede mo namang ipromote yung aking shop link, yung aking online franchise business. At alam mo ba, Kuya Bal, sa time na yun, naka-live po ako noon na guys sa YouTube. Biglang nag-chat si Kuya Bal na yun niya, ang sabi niya. So, sabi ko, sige, pag-usapan natin. Uh-huh. Kaya ito, ngayon, ito na. Mm-hmm. Nandito na kami sa kanila, kaya nag-set up kami ng oras sa araw. Ayan ang time at ito nga bago ako marating yung bahay, yung lugar nila. Kandaligaligaw inabot ko hanggang makarating ako dito, guys. So, sige, Kuya Bel, pagituloy na lang po. Ayan. Ayan, okay. So, yung shop link na yun, yun yung ipopromote mo sa social media, at yun din yung gagamitin ng mga customers natin, kakilala natin, mga kaibigan, kamag-anak, na gagamitin nila para mag-order. Ano? So, pagka napunta lang din yung shop link na yun, mamimili lang sila kung anong, kunwari sa Showmy King, mamimili lang sila doon kung ano yung produktong bibili nila, tapos, bibayaran nila through online. Okay, so, pagka ibabayaran na nila yun, marami pong mode of payment doon, pwedeng through GCash, through Paymaya, yung credit card, pwede din po, debit card, yan. Pagka nabayaran mo na yun, mag-aantay lang po tayo ng one day clearing, lalo na kung one day. Kasi, syempre, may clearing pa yan sa transaction. Tapos, after ng clearing, madi-deliver na rin po yan within that day. Within that day, madi-deliver din po yung in-order mong produkto. Ngayon, ano po yung ano, no? Gusto po ng kumpanya na mag-improve. So, ang ginawa po nila, gagamitin po yung TokTok wallet doon. Okay. Na para kapag ka nagbabayad ka na, diretso na, pwede nang within the day, may deliver din sa'yo yung in-order mong produkto. Okay. So, ganun po yung nangyayaring improvement po, no? Sa mga online transaction. So, mapabilis yung transaction. Oo, hindi ka mag-aantay ng isang araw pa. So, ganun po yung mga nangyayari ngayon sa, ganun po, no, kung paano po tumatakbo yung online business transaction pagdating po sa Showmy King. So, yung isang, ano naman, ganun din po yung doon sa personal care, kasi parang online store, no, na mamimili ka doon, tapos iseselect mo lang din kung ano yung mga gusto mong produkto, tapos yun, i-deliver din sa right at your doorstep. Yung pangatlo, yan, yung mga typical na magseselect ka ng service, yung sa TokTok, magseselect ka ng kung anong service yung gusto mo,
Tapos, darating sa inyong rider, ipipick up po yung ano yung item, tapos dadalhin kung saan mo papadala yung item niya. Okay. So, ganun po yung ano niya. Hmm. So, yun yung kung paano tumatakbo yung business na pinasok ko na. So, yan yung step 3 natin, no? Ayan, so may dagdag pa dyan sa step 3 natin, Kuya Bal? Oo, sige. So, bago tayo dumako doon sa step 4 natin, o panghuli natin. Oo, pang-apat. So, sige po, tuloy po tayo. Okay, so, syempre, okay, maganda yung kumpanya, no? Di ba? Maganda yung kumpanya, maganda yung mga services, maganda yung products. Okay, paano ako kikita? Yan yung naman yung tanong dyan, di ba, Kuya Bal? Paano ka kikita sa online franchise business na pinasok mo? So, dito po, sa online franchise na pinasok po namin, dalawa po yung klase ng kitaan nito. Yung active income na earnings na gagawin mo, through percentage, commission, reselling, yan. Yan po yung, ano yan, yung nangyayari. Na, ano po yung ibig sabihin ng atin na active income earning? Yung mga reselling. Yung active income earning po, yung direct percentage na kikita mo sa bawat transaction. Okay. So, for example, kayo po, no, sa Shomai King, for example, pag umorder ang isang customer mo through online, automatic yon kapag nag-complete yung transaction na yon, meron kang certain percentage base dun sa binili ng customer mo via online. Okay. Yung percentage, hindi ko na po sasabihin muna, di ba? Pero, pag talagang masipag ka mag-promote nung produkto mo sa social media, or not only online yun, ano, pwede mo rin siyang i-promote offline. So, meaning, anong gagawin mo? Mag-order ka at distributor's price, then ikaw na mismo yung magbenta. So, outright, sa iyong kita doon. Yan yung offline na... Offline, oo. Okay. So, ikaw yung kumuha ng produkto, tapos hanap ka ng mga pwede mong pagbentahan. So, yung kita doon, yung mapagbebenta mo, automatic sa iyo. Oo, wala kang kahatian doon, walang... solo mo talaga yun. Oo, solo mo yun. So, ganun siya kumikita, no, sa mga percentage. Tapos meron tayong tinatawag na mga passive income, no? Yung passive income doon. Ito na yung pumapasok yung another side of the business na pinasok namin, which is yung tinatawag natin na multi-level marketing. Okay. Ito na yung networking. Networking na. Networking. So ano yung ibig sabihin nun? Ito na yung mga nagre-refer ka or naghahanap ka ng prospect para mag-avail din nung online franchise business. Yung gusto mong maging partner din, okay, na pumasok din sa ganung klase ng business. So dito sa yung online marketing na yun o yung multi-level marketing na yun, mas malaki ang kitaan doon. Kasi okay, syempre, yan na yung mga referral scheme, yan. Yun, pagka dumating ka sa point na yun, talagang doon, yun na yung tinatawag na talagang passive income. Okay? So, sa ngayon, hindi ko po ma-explain kung paano po yun kasi bago pa lang po ako. No? So, actually, yung isa sa mga pinag-aaralan ko po ngayon. Ano? Kasi, syempre, kaka 1 month po pa lang po sa ganitong business. Siyempre, kailangan natin pag-aralan mo. So, mahirap po ipaliwanag ng isang baguhan. Pero, fortunately po, no, kahit na bago po ako dito, kahit pa paano po, may napasign up na rin po ako, nananiwala din po doon sa business na pinasok ko po. Kung tatanungin po ako ni Kuya Jopel kung malaki na ang kinita ko. Oh, sige. Malaki na ba? Kamusta naman ang kitaan dito sa... sa bagong business mo, Kuya Bal. Ayan, okay, yan ang tanong natin. Ayan, okay. So, yung ganung, sa ngayon po, so, sabi ko nga po, kakaisang buwan po pa lang po, no? Mag-iisang buwan pa lang po kami sa ganitong business. Hindi pa po malaki yung kinikita namin. Okay? Ang tinuturo ko sa amin dito, no? I-build mo muna yung foundation mo. So, nandito yung hard work na maghanap ng prospect, maghanap ng mga pwedeng maging business partners natin sa business na ganito.
And then, we actually, kami, yung misis, ni misis, nag-aanap din kami ng mga pwede namin resell. Actually, pinagsasabay po namin yan, ano? Yung active income earnings na nagre-resell kami, nag-aanap kami ng pwedeng pagbentahan ng produkto. And then, nag-aanap din kami ng mga prospective business owners na gusto rin mag-online franchise business. Sabi ko nga po, may napasign up na po ako, pero hindi pa naman ganun karami. And hopefully, sa awa ng Panginoon, yung ganitong klaseng business na papasukin o pinapasok po namin ay maging makatulong din po doon sa mga gusto din kumita ng passive income. Apo. Kami, sabi ko nga kanina, Kuya Doken, no, start small lang muna. Apo. So, kumbaga, gusto namin malay ng maayos yung foundation namin sa ganitong business para in the long run, alam, sa awa ng Diyos siguro, pumasok yung mga tinatawag natin na from an active income earning na maging passive income. Apo. So, yun. So, papunta na yan na nag-de-develop hanggang sa palaki ng palaki na po yan. Lulubo at lulubo po yan sa ganong sistema. Mm-hmm. So, yan. Maraming salamat kay Kuya Bal. Marami po kayo matutunan guys sa ganitong online business, kung paano mag-online business. No? So, napakalaking tulong po ito. Ayan, lalo na yung mga company na kanyang pinasok, ay mga malalaking company na po yan. So, ayan, maraming salamat talaga guys. So, tuloy pa Kuya Bal, mayroon ka pang idadagdag dyan? Okay, so, nabanggit ko na yung kitaan, ano? So, right now, isa sa mga objective din po namin ng bilang mga baguhan sa ganitong business is ano ba yung goal mo, financial goals mo para po pasukin yung mga ganitong business. So sa amin po ng mag-asawa, ang gusto po namin magkaroon ng time para po sa aming family. Ayun. No? So kaya po namin pinapasok yung online kasi kahit pa paano po, no, hindi namin kailangan physically na nandoon. Kumbaga, Kuya Joven, no? Ako, yung sa mga kumapapansin mo, ginagamit natin ang social media para i-promote yung ating produkto. Opo, opo. So, hopefully, yung mga nare-reach ng mga FB post po natin ay mag-order through online or gamitin yung mga shop links na pinopost natin. And dyan nga po, no? Dito, no, naniniwala po kami na kapag talagang tinutuloy mo consistently yung mga ganong pagpo-promote, pinapakita mo na reliable yung business, I think magsasucceed naman rin tayo. Maging successful po yan. So, okay, itatanong ko lang Kuya Bal, para makatulong sa kanila, paano ba... Ano, umpisa natin yung starting up, no, yung magsimula nila, no, paano sila magsimula sa mga ganitong online business. Ayan, para bigyan mo na sila ng idea kung paano para magustong mag-online business katulad nito. O magkaroon sila ng idea sa ating mga viewers. Ayan. Okay, so first and foremost, no, Kuya, no, dito sa third step natin, unang-una, syempre, ang titingnan mo, babalikan mo palagi, is ano ba yung goal mo? Ano ba yung end in mind mo? Bakit ka papasok ng business? Okay, okay. Particularly, yung online business. Apo. Kasi kung hindi klaro sa'yo yun, hindi malinaw kung ano yung gusto mong ma-achieve dahil dun sa pagpasok mo sa business. Malamang hindi mo ma-achieve kung ano yung gusto mo. Kasi ikaw mismo, hindi ka klaro dun sa gusto mo. So, kailangan malinaw yon. Ano yung goal mo, ano yung gusto mo ma-achieve. And then, syempre, gawa ka ng plans. Ako, yan, katulad yan, nung sumali na kami dito sa ganitong ano, no, business, nakalatag na kung ano yung kailangan kong gawin. Opo po. Nilalatag na namin, pati yung mga financial implication ng gagawin namin, no? I-consider natin 'yon kasi syempre binibuild up mo yung ano mo, yung foundation mo dun sa business. So kailangan malaman mo kung since online to, kailangan mo kung ano yung kalakaran sa social media, paano ba mag-post. Pati dito nga lang ako na
Alam mo yun, yung posting ko dati, puro tungkol sa mga tawag dito, sa kung ano-ano lang. Okay. Ngayon, tungkol na sa negosyo. Ayun. Kasi, syempre, kumbaga, gamitin mo yung platform na yun para kumita ka. Okay. Hindi yung mapunta lang sa wala o hindi lang mapunta sa masayang yung oras na dinidevote mo sa pagsosocial media. Okay. So, yun. Then, siyempre, ano yung gusto mong, di ba, nabanggit ko na yung goals mo, yung action plans mo. Dito, siyempre, yung pinakalas sa akin, ano, yung natutunan ko dito, yung continuous learning. Oo, learning. Kasi sabi ko nga po sa inyo, bago pa lang po kami dito, nandiyan po yung pagsasubscribe po namin sa mga online learnings, kung paano po gawin yung business. Sinasabay na po namin yun. May mga idea na rin po kami kung paano tumatakbo yung business. Pero syempre, iba po yung alam mo lang sa kung kailangan, kung ano yung gagawin. At kung paano mo gagawin ng maayos at tama. So, kailangan continuous learning. And then, learning from experience. Yan. Pang-apat, no? Yung kung may mga challenges, obstacles, kailangan mong pagdaanan yun at pagtagumpayan. So, ano yung mga challenges and obstacles yan? Usually, pag nag-offer ka ng business, i-re-reject yung object, di ba? So, yung minsan, kumbaga, hindi ka papansinin. So, kumbaga, kailangan tanggapin mo yun, part yun ng pinasok nating business. Yan yung mga, pagsubok. Oo, pagsubok. Yung mga pagsubok sa kasama business. Kasama naman yan eh. Opo, kasama lahat yan eh. Oh. Ayun, step 3, panghuli na tayo sa step 3. Wala ka na i-dagdag sa step 3 natin. Padako na tayo sa step 4 natin. So, panghuli guys, pag-usapan natin muli yan. At ipapatuloy ni Kuya Bal sa part 4 natin. Ayan, yan ang natin. So, hanggang dito na lang muna ang aming ibabahagi sa inyo, ang ibinahagi ni Kuya Bal. Napakaganda ang business ito at nawa marami kayong natutunan sa mga tinuro ni Kuya Bal kung paano sa online business niya. So, napakaganda. So, sana, ayan, matutunan nyo rin ito. At sana, isa lang, Kuya Bal, siyempre, dapat kailangan pag gusto nilang business, kailangan na gusto rin nila na pag-aralan mo nila bago pasukin, di ba? Yung mga ganun. Kasi pag hindi mo naman kusunada, huwag mo na pasukin. Mm-hmm. Ayan, kailangan maging matatag po tayo sa mga ganun itong business dahil marami tayong pundaanan ng mga struggle, yung mga ano na yan, di ba? Mga pagsubok sa mga ganitong sistema. Sinabi ka na ni Kuya Bal, minsan yan, i-promote mo yung produkto, mayroong ayaw, di ba? May tumatanggi, mayroong depende sa tao. Mm-hmm. Ayan, sa pag-aalokan mo ng sa pag-alok mo sa mga tao. So, hanggang dito na lamang tayo guys. Maraming salamat muli sa inyo. At nadako na tayo sa step 4. So, see you next vlog. Maraming salamat. God bless to all guys. Bye-bye!